Noong una, nasasabi ka kung magsimula ang eskwela. Alam kong may pandemya, pero ang pag-aaral na balitaan kong patuloy pa rin pala. Masaya ako noon dahil ang aking akala ang eskwela na ay maginhawa. Napuno ako ng lakas ng loob at maging pag-asa. Isipin mo ba naman, nasa loob ka lang ng bahay pero kasama ka na sa klase. Kahit hindi ka maligo, ay sa attendance ikaw na ay kasali. Ilang pindot lang, makikita mo na si teacher at yung mga kaklase. Tamang teknolohiya lang at internet connection, maaaring pasado ka na sa napili mong biyahe. Biyaheng baka patungo sa epektibong pag-aaral. Biyaheng baka maayos, komportable at hindi mabagal. Biyaheng baka dadalhin ka sa iyong mga pangarap. Biyaheng inakala ko noon na hindi mailap. Pero sa simula lang pala, dahil nung lumaon, ako ay nahihirapan na. Unang araw, sinimula ni ma'am ng hi at hello. Sinunda ng mag-ingat at mag-aral lang kayo, dahil kami ay nandito, laging nasa likuran nyo. At ang sorpresa ay ibinigay na. Isang click lang ng mga lessons ay sa amin kanya ng pinasa. Dinagdagan ng mga aktibidad para daw mapaunlad ang aming mga kapasidad at mahubog daw di umano ang aming mga abilidad. Oo, aaminin ko. Sa simula nasiyahan ako. Nagkaroon ng sabik ang takot kong puso. Pero kaso may pahabol pa? Sa isang araw na pagtanto kong all-in-one pala. Pasulit, assignment, projects, write-ups, marami pa. At itinakda nila ang deadline kung kailan ipasa. Alam ko namang normal ito sa pag-aaral ko. Pero bakit dumadami ang pinapagawa ng aking mga guro? Ako ang magbabasa, ako ang mag-iintindi, ako ang sasagot at ang magpapaliwanag sa aking sarili. Sa naaalala ko noon, hindi naman ako perpektong estudyante. Hindi nga ako agad nakakaintindi dati sa loob ng klase. Paano na ngayon? Bakit parang nahihirapan ako masyado sa aking mga ambisyon? Ayokong huminto dahil ayokong mapag-iwanan ng panahon. Nais ko lang naman sana sumabay sa alon. Pero bakit ayaw tumugon maging ng internet connection? Dahil ba ang gamit ko lang ay cellphone, ballpen at papel sa bawat leksyon? Kaya ang signal parang ribulto, walang aksyon? Dumating ang araw na ninais kong makasumiti agad. Kaya minadali ko ang pag-aaral. Pero bakit ang utak ko parang signal napakabagal? Ma'am sir, hinay-hinay lang naman. Hindi kami robot na kaya ang lahat ng laban. Alam kong naninibago rin kayo, pero kami ang mas masyadong nahihirapan dito. Oh, online class, ang hirap mo pala. Pati tulog ko, pinagkaitan mo pa. Oras ko sa gawaing bahay, ninakaw mo na. Sa pagkain, wala na rin akong gana. Makahabol lang sa deadline para makapasa. Pwede bang academic freeze na lang muna? O dati online class, nakakasabi kang isipin. Pero ngayon, maaari bang lumayo ka muna sa akin? Ang pandemya muna'y patahimikin, tsaka ka na lang bumalik sa amin? Ay, hindi. Hindi. Ibalik mo na lang ang face-to-face naming aralin na mas maayos, mas maganda, mas nakakagana. Marami pa kaming nakakasalamuha. Nais ko mang manahimik at umiwas. Pero ngayon marahil gusto ko na lang tumakas at ang damdamin mapalabas. Sapagkat unti-unti na akong nanghihina at nawawala ng lakas. Sa pag-aakalang ayos ang online class.